The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Ako, Pastor, forgive me for I have sinned. Walang problema, brother. Sorry, ako lang po yung nadala po ng aking damdamin. O sige, so Brad Jeff, it's all yours. We are all ears. Yes. Thank you. Kala ko, Brad Ted, magpapaalam ka na. Good morning, ating mga taga-subaybay at sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Tama naman yung Brad Ted. Kailangan natin malinawan dyan sa PhilHealth na yan at tayo lahat ay apektado yan. Okay, may nagtanong po sa atin, paano daw po i-handle ang isang kaopisina na mahirap pakisamahan? Ayan, kung nakikinig ang mga taga-PhilHealth, para sa inyo po ito sakto. Ayan. Sino po sa inyo makaka-relate? Yung may kaopisina ka bang feeling mo yung talagang pinanganak para asarin ka? Alam, parang pinadala talaga ni Satanas to. Alam mo, yung tipong ganon. Yung tipong lagi naghahanap na mapipinta sa'yo, naiingit sa promosyon mo, sip-sip sa boss niyo, inaari yung idea mo, kahit ikaw nakaisip, alam mo yon, chinichismis ka sa ibang kaopisina. Minsan nahahawa ka na nga sa galawan niya, di ba? Eh kaso may takot ka sa Diyos. Ano ngayon ang gagawin natin? Kasi ayaw mo laruin yung laro niya, kaya ka siguro nagtanong ngayon. Sabi sa Colossians 3:13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may inanakit kayo kanino man. Okay? Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Himayin ko lang saglit, brother, at siya, magpasensyahan daw po tayo. Kumbaga, unawain at intindihin daw po natin yung kaimpliyado natin. Kaya step number one, pag may ganyan kang kaopisina, ipagdasal mo. Pray for them. Huwag mamatay. Hindi yon. I-bless mo sila through prayer. Di ba sabi sa Bible, I say to you, love your enemies. So, yung pong gawin natin. Simula mo lang. Lord, I pray itong kaopisina ko na to. Baka nabubulagan siya sa kanyang mga kilos, blah, blah, blah. Pray for them. Number two, examine mo rin yung sarili mo. Suriin mo din. Baka naman may mga kilos ka at ugali na nakakadagdag doon sa hidwaan. Ano? Isipin mo rin, ano? Baka naman ikaw din, umirap siya, inirapan mo rin. So, baka nakakagatong ka sa kanyang mali at pangit na pakikitungo. Number three, show kindness and respect. Pakitinguan daw po natin yung ating katrabaho ng may kabutihan kahit feeling mo hindi niya deserved. Ang simple yung mga gawa ng kabutihan po, tulad ng batiin mo lang sa umaga. Okay? Maging handa ka lang makinig sa kanya. May kaibigan ako, yung boss niya, talagang sakit sa ulo. Pag inutusan siyang bumili ng kape, sinusulatan niya ng Bible verse na maiksi lang. Okay? At lastly po, ito na, no? Pagkatapos natin na ipagdasal, in-examine mo yung sarili mo, gagawan mo ng show kindness and respect. Panguli po, kung talagang hindi mo na kayat sa sabog ka, alalahanin mo magpatawad. Forgive them, sinabi rin sa verse natin. Dahil tayo po mismo, ay tumanggap din ng kapatawaran ng Diyos. Kaya pag sasabog ka na, mapupundi ka na, sabi sa Colossians 3:13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. I hope nakatulong po sa inyo itong short exhortation ko. Kung meron kang kaopisina, tao na mahirap pakisamahan, yan lang po ang ating gawin and I'm sure mas gaganda ang resulta ng inyong trabaho. Salamat Panginoon sa inyong salita na kailangan kami magpasensyahan, magpatawaran, unawain dahil kami Lord inunawa mo, pinagpasensyahan mo at pinatawad mo. So Lord, kung kami ay recipient, kami nakatanggap ng ganong treatment, dapat din Lord kaming mag-extend ng ganong treatment dahil kami mas nakakaunawa ng kapatawaran na binigay mo, dapat Lord kami matutong umunawa sa mga kaimpliyadong ganito. I'm sure Lord, may mga nakikinig ngayon na hindi akma sa kanila, ganito, ganyan. May mga legal ways naman Lord na dapat din na sundin kung lumampas na talaga sa maling mga gawa. But Lord, nevertheless, yung mga papatawad, pagkapasensya ay dapat maging lifestyle namin bilang kaimpliyado. Salamat Lord sa salita. Pagpalain yung mga nagtatrabaho ngayon at nakikinig. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa napakagandang aral na amin po napakinggan mula kay Brad Jeff. Salamat po sa panggising sa aming lahat. Lord, we pray, lagi niyo pong alagaan si Brad, lalo ng kanyang kalusugan and always bless his mission. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat na marami muli, Brad Jeff. And promise tomorrow,
ay we will control everything. Sorry. Oh, sige. Anyway, so Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Uy, bukas. Bisperas na ng Waybands. Ang bilis, ano? Brad, pwede ipagdasal na lang natin sila. Ayan. Oo. Sabi niya ngayon, dasal mo tuwing umaga, baby. Kahinahunan ang mga bagay. Kahinahunan at tanggapin ang mga bagay na hindi na natin kayang baguhin. Amen. Kagaya ng ugali ng mga katrabaho. Diba? Okay, sige. So, Brad Jeff, salamat na marami. Ang ganda ng ano mo dyan, ha? Ng iyong pwesto. Oo. Ano, meron ka bang ilaw dyan? Ring light? Yes, merong konting ilaw. Pero natural na ganda to, Ted. Wow! Natural na mestizo. Oo. Sige. So, okay lang naman. Tanggap ko naman yan. Mestizo? Mestizo ka rin kaya? Isa. Mestizo negro. Ted pa ba naman? Mestizo negro. Okay. Ito talaga. Salamat, Brad. Thank you. Thank you so much, Pastor. Maraming salamat, Brad, Ted. Yat, salamat siya. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Liscopilis.